Good morning mga boss. So another vlog na naman tayo. So meron naman tayong na naman NMAX version 2. Yan. So straight from Cavite. Kay Pops. Shout out kay Pops. From Cavite to Marikina. So meron na naman dumayo dito sa atin sa humble shop natin dito sa Marikina. Yan. So ito na naman. So issue ng mga NMAX, Aerox. So ito yung kalansang issue nito. Medyo may kalansing o may lagatik na di mo mawarian kung saan mang nanggaling. So ginamitan ko na lang aking pinagbabawal na stethoscope. Yan. So ginamitan ko na ng stethoscope yan. Yan. Ginamitan ko na ng stethoscope kung saan hindi ko makuha talaga. Hindi ko masabi talaga kung saan talaga ang ano nito. Sa dami ko nang ginawang NMAX. So ngayon lang. So start natin yung makina. Parinig ko sa inyo. Pero bago ko start, malamang may magsasabi sa inyo, boss, normal lang yung tunog niyan. So sabihin nyo, sigurado yan, marami magko-commit niyan. Normal lang yung tunog. So yan, narinig nyo, normal yung tunog. Yes, mga buster, normal yung tunog nito. Napaka-normal yung tunog niyan. Yan yung tunog talaga ng NMAX na normal. So mapapanood nyo naman yung mga previous vlog ko, yung mga video ko na mga NMAX na talagang may kalansing, may gaspang yung tunog. Ito, wala eh. So, napakatahimik ng makina. Ayun, nagulat ako dun eh. So, maya-maya, intayin natin mga master. Maririnig yung ingay nito. Maya-maya ang konti. Pag medyo lumamig daw ng konti yung makina, nawawala yung ingay. So, pag uminit na, yun, bumabalik na yung parang lagatik. May lagatik siya na tunog eh. So, hintayin lang natin ng konti. So, mari paparinig ko sa inyo. Pa-pause ko lang ha, kasi medyo matagal yun. Painitin lang natin yung makina. Okay mga master, so ito na yung tunog na hinaantay namin. Yan. Sana naririnig yung maliit. Tik, 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 tik. Sana kuha sa ano sa camera. Yan. So yan. So yun yung tunog ng makina na ano. Kapag mainit na mainit, pag mainit na mainit na yung makina, saka lumalabas yung parang titik, 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 titik. So sana na kuha sa video, no, yung audio. Sana na narinig nyo sana para at least may idea kayo. May mga nagtatanong na sa akin ito regarding sa ganyang tunog dati. Yung taga Bulacan yata yun. Yun nga lang, sa iba siya nagpagawa. Tapos ganun pa rin. May ingay pa rin, yun nga lang. So medyo nakakalungkot yun. Nagtanong sa atin, binigay naman natin yung lahat ng ano, possible na issue nagiging sira, yung mapa camshaft bearing, ano pa ba, valve adjustment, sigunyal syempre, connecting rod yan, sinabi ko naman sa kanya pero pinagawa niya sa iba. Nakakalungkot pero hindi pa rin nawala yung tunog na hinahanap na nandoon, yung gusto niya mawala, yung titik titik. So katulad dito, may ganun tunog, yung titik titik titik. Pag mainit na yung makina. So, pag pinahinga na kahit mga wala pang 5 minutes, mawawala yung tunog niya, mga master. So, paiinitin mo siya uli. Yan, ganun. So, ito yung ano natin ito. Gagamitan natin ito ngayon ng ano, yung pinagbabawal na technique, yung panguhula. So, gagawin natin ito. Manguhula tayo ngayon. So, gagamit tayo ng tradisyon na panguhula. So, update ko kayo mamaya pag... Ang gagawin pala namin dito, check namin yung valve adjustment, yung check namin yung rocker arm adjustment, rocker arm bearing, camshaft bearing, lahat ng mga bearing, pero lang doon sa sigunyal. Kasi sabi ni Pops, next time na yung sigunyal. Kasi may mga sa ano daw nila, sa group nila, na ang naging possible of course yung rocker arm bearing daw ang naging problema. So may mga kagrupo siya na ganun ang naging problema. Yan, so check natin, baka yun, sana machambahan natin to ngayon. Sana hindi masira yung career ko dito.
So yan, so mamaya update ko kayo mga master ha, kung ano yung makikita natin na pa na mga problema nitong NMAX version 2 na to. So 3 years yung motor ni Pops. Okay, so kita kayo sa'yo mamaya pag nakita ko kung ano yung sira nito. Update lang mga master, so ito na na baklas na natin yung makina. So upon checking namin ng mga valve clearance, okay naman yung valve clearance ng ano nito, rocker arm. So chinek namin yung mga bearing ng camshaft. So itong camshaft okay naman tong malaki. So yung maliit medyo nagkaroon ng konting ano, may gaspang, medyo maggaspang yung ikot. Yung mga rocker arm niya, ayan, lalo na yung mga, ito mga rocker arm. So kung i-expect mo kasi pa na che-check mo lang para wala siyang problema. Pero may ano siya, may konti siyang naririnig niyo ba? Ayan. May konting tik-tik-tik. Ayan. Ayan. Tik-tik-tik, naririnig niyo ba? Pasensya niyo na, malikot ha. Ayan. So pati yung ito, meron din. Nasa base ha. Wala. Ayan. Ayan. Meron eh. Sana naririnig yung lagatik. Yun, so nag-decision yung may-ari nito si Pops na palitan yung mga palitan lahat yung bearing. Yung maliit na bearing, yung malaking bearing, total bukas na. Tapos yung rocker arm, exhaust tsaka intake rocker arm papalitan. Kasi nga kwento sa akin nung may-ari nito ni Pops. Yung isa niyang kaibigan na ganito rin. Ano rin yun? NMAX? Hobby. Yung kaibigan niya rin kasi na NMAX, pinagawa din. May issue rin na kapares yun sa kanya, yung lagatik niya. Ang ginawa naman doon sa kanya, pinalitan ng sigunyal. Pinalitan ng buong sigunyal, brand new. Pero hindi pa rin nawala yung ingay. So, pinagawa niya ulit, pinalitan ng rocker arm, mga bearing, yun. Saka nawala yung ingay niya. So, ngayon, uunahin namin dito, palitan ng mga rocker arm, tsaka bearing. Dun muna kami magpo-focus. So, ito na yung mga parts na ipapalit namin, brand new Yamaha. So, pag magpapalit po kayo ng mga parts, lalo pang loob, so, gamit po kayo ng original, yung Yamaha na brand. Yan, pati bearing, Yamaha na lagayan, kung meron, mas maganda. So, pati gasket. So, yun mga master, ang gagawin natin dito. Magpapalit tayo ng bearing, rocker arm. So, update ko kayo mamaya pag natapos namin buuin to, kung ano yung resulta na mangyayari. Sana mawala yung ingay niya, kasi kung hindi mawawala, medyo sakit pa rin sa ulo yon. Pero sana. So, tulungan nyo akong manalangin at magdasal. Sana makachamba tayo ngayong araw na to dito. So mamaya update ko kayo. I-assemble lang namin to. So tal, nandito na yung mga parts. Nalinis na namin to mga yung piston, yung block. So yung block pala nito, wala namang gas-gas. So isang indication pala, pahabol ko pala. Isang indication po na sira yung kinyong sigunyal kapag yung block nyo ay nagkaroon ng gas-gas. Yung mga previous ko na mga vlog, yung mga nasiraan ng sigunyal, yon, lahat nun may mga gas-gas yung block. So pag sira yung sigunyal nyo, yung connecting rod na nang tinatawag, automatic yung cylinder block po magkakaroon ng gas-gas. So isa yun sa tinitingnan natin kapag binuksan nyo yung cylinder block, pag may gas-gas, so either natuyuan ng langis o kaya may tama talaga yung kanyang connecting rod. Ayun, connecting rod, makikita nyo. Yan siya. Yan. So okay, update ko kayo mga master pagkatapos natin tumbuhin. Sana makachamba tayo ngayong araw na to. So, manalangin tayo. So okay, kita kits mamaya. Okay mga boss, mga master, so ito na. Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot pero hindi natin na gawa yung motor. Hindi natin na ayos. So hindi natin naayos na ano.
yung tunog ng makina niya, ganun pa rin eh. May tunog pa rin yung makina niya. So, parinig ko sa inyo yung tunog ng makina. So, first time ko yatang makagawa ng ganito na sumablay yata tayo. Start. So mga boss, yan lang ha. So ito na yung tunog ng makina ni Pops. Ito na yung tunog ng makina ng NMAX version 2. Yan na yung tunog ng makina. Yan, so makikita nyo yung temperature niya, mataas na. So 4 bar na. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, mainit na yung makina nito. Kasi nabasa ko dun sa isang nag-comment dun sa mga vlog natin. Na malami, ano pa daw, bagong under lang yung makina, iingay daw yon kapag mainit na. So explain ko lang po, paliwanag ko lang po sa inyo, pag yung mga final na video natin katulad nito, napa-under na po ito kanina, napainit na namin, na bleed na yung coolant. So makikita nyo yung temperature niya, mainit na po yan. So, for the record lang po mga master ha, baka alam niyo na, meron tayong mga ano, kaibigan ano diyan, mga basher. So, baka kasi isipin nila scripted yung ano natin, na baka tsumatsamba lang tayo na baka malamig pa yung makina. Baka malamig pa yung makina niyan, kaya tahimik pa. So, ito napakainit na po nitong makina nito, hindi niyo na pwedeng hawakan yung tambutyo. So, ito na yung tunog nito mga master. So, yan. Naririnig yung so ito yung tunog nya. So pakinggan nyo ng maigi kung meron pa yung tik 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 na tunog. So kasi itong motor na to, lumalabas yung ingay nya kapag mainit na, yung sobrang init na, na nabiyahin nyo na ganun, naitakbo na ng malayo, dun lumalabas yung kanyang yung lagitik o tunog jolin, lagitik na sinasabi natin yung tik tik tik. So ito na mga boss, wala na yung kanyang tik tik tik. So try kong i-ano yung ano, yung video kanina nung bago natin ayusin yung motor. I-ano ko kung ano yung tunog niya. Sana marinig na. Sana kuha sa ano, sa camera. Okay, so ito na yung bago. After natin, para pagkatapos natin magawa. So ito na. Yan. So, yan na po mga master. For the record po, mainit na yung makina nito ha. Baka si may mag-comment na naman sa mga vlog natin na malamig pa yung makina. Malamig pa yung makina. Sabihin eh, baka dinadaya lang natin yung mga video natin. So, pakita ko ulit yung ano, temperature. Nakita nyo, 4 bar. Mainit na po yan. So kanina nga nagpipe to kasi nga nag-circulate pa yung coolant. Yan. So ito ay nabiblink na yung ano, gasolina. Malapit na maubos, mag-empty na. So yan. So NMAX version 2. Kalansing Jolin tunog. So officially picks. So shout out kay Pops. From straight from Imus Cavite to Marikina Moto House. So salamat po sa pagdayo. So sa mga lahat po ng mga nakakapanood po ng vlog natin sa YouTube, sa mga tumatangkilik at sa mga pumupunta dito, salamat po sa inyo lahat. So again, welcome po lahat po ng mga gusto magpagawa, gusto magtanong, libre po magtanong. Chat nyo lang po kami sa page ng Moto House sa Facebook. Yan. So yun na, wala na akong masabi kundi all good sa to, makakauwi na sa ng Cavite ng wala nang iniisip at nakangiti. Yan. Tayong gas niya paubos na. So mamaya itutulak na lang sa gasoline station. Yan, so kung bago lang po kayo sa ano natin dito, napadaan kayo sa ating munting channel dito sa Moto House TV at napapanood niyo yung mga binablog natin, sineshare natin mga video.
So, pa-like na lang po, tsaka pa-subscribe ng ating munting channel dito sa Motorhouse TV. Para po sa mga susunod po natin mga i-upload na mga videos na katulad nito, ma-update po kayo at mapanood nyo at makarelate kayo kung baka isa po sa inyo eh ganito yung issue, eh at least paano makatulong. So yun lang po, pahabol ko na lang yung pinalitan natin ng mga parts. Ito yung mga pinalitan natin. So nagpalit po kami ng coolant. Yan. So nagpalit po kami ng pinalitan namin ng bearing, camshaft bearing. So dalawa po yung camshaft bearing, dalawa. Isang malaki, isang maliit. So rocker arm, pinalitan namin yung rocker arm. Although pag chinek mo parang hindi naman siya sira. Pero pinalitan namin ng bago, rocker arm, intake, tsaka exhaust rocker arm. So ito yung mga pinalitan namin. Tsaka ito pala, pahabol ko na. Total lang dito na. Yung sa mga gumagamit po na ganitong radiator cap, ganitong design, ang payo ko lang po sa inyo, palitan nyo po ng ibang ibang radiator cap yung radiator nyo. Kasi ito, magkukos po ito ng overheat. Yung coolant po ninyo mauubos agad ng mabilis. Napapansin nyo, ang bilis maubos ng coolant nyo. Kasi nga, masyadong mababa to, hindi naglalak doon sa radiator. So, napalitan na namin ang bagong radiator to. Yan. So, yun lang. Kasi ito, nagbabawas na ng coolant, sabi ni boss, ni Pops. Sabi ko, dahil dito sa radiator cap na to, kaya siya nagbabawas. Kasi hindi naglalak, hindi nagpipit tong ano. Yung goma, hindi siya naglalak doon sa loob. So, nangyari, nagre-release yung ano, yung pressure. Tumatapon palabas. Yung coolant, tumatapon. Yan. So, yun. I hope meron kayo natutunan dito sa ating vlog ngayon. NMAX version 2, yung kalansing issue. So maraming salamat sa panonood. Ride safe sa atin lahat mga boss. God bless. Ito si Doc Arman sa Motorhouse. Bye-bye.